Ako'y naging apprentice sa edad ko na labig siya. Sumapa ako sa isang barko na wala akong kaalam-alam. Tanging dalalaman sa eskwela ang laman ng aking utak. Di ko alam na ang trabaho pala dito ay hinayupa. Sa araw-araw na gawain na para bang parusa. Waspay, titik, kalawang at pamimintura. Pagbabaday yung sa bodega, paglalatag ng trapal. Paglalagay ng lasing na sa kalyo ko'y nagpapakapal. And every time na duty ko, ako ang nagtitimon. Kailangan laging presence o penalty pro, walang nagkatuon. At pag ako ang lookout, ako matatenga ng barko. Kailangan kong i-report mga makikita at maririnig ko. And every 2 hours ay maglalagay ng observation, variation, deviation, and also wind direction. Galingan na lang ang pagtimon, kailangan ikay observer. At para di ka masabon ang naka-shooting officer. Marami ang may di alam kung gaano ba kahirap ang buhay ng pag-iisip na dati kong pinapangarap. Ngayon at nandirito ng takinang nilalasap. Ako'y nakapagsabi ng nako, napakasaklap. Sa bawat pawis at dugo na aking inaalay, kahit pa isang pa ako na ay nasa hukay. At aking tinitiis, malayo man ako sa aking pamilya, dahil lahat ng to ay para sa kanila. Di ko malimutan mga trahedya na naranasan. Lumay kasalubong kaming bagyo at aming kinalaban. Sinagupa namin ng tindi at ang laki ng alon. Hanggang sa mutik na kami malutuluyan ng malamon. Lahat na kami nakalag jacket, nagdarasal na tahimik. Kasi ang aming makina ay malapit ng tumirik. Pag namatay ang aming makina, kami lagot na. Buti na lamang at kami ay may nakitang isla. Kami tumago at pinahupa muna ang bagyo. Kaso kami tanggilid kasi may butas sa aming barko. Kaya tumawag kami ng diver at agad pinasisip. Habang ang barko namin ay patuloy pa rin sa pagtagin. Lahat ng kamalasan yun kami ay nakatakas. Iyan ay dahil sa malakas kami sa taas. Salamat sa Panginoon na sa amin ay nagligtas. At siyang gumagabay sa tinatahak naming landas.